Ako muna, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly of heart, and ye shall find rest unto your souls. Sabay-sabay. For my yoke is easy, and my burden is light. Let's pray, Lord, maraming salamat sa mga salita ni Lord, kanilang umaga, Panginoon, sa baptism din po, Lord, na pag-asalan namin about meekness, humility, Panginoon, we pray na ito'y mag-ingat sa amin, magturo sa amin, Panginoon, ng napaka-importanting bagay nito, Lord, na katangian, Panginoon, na dapat magkaroon kami, na meron din kayo, Panginoon, ng mga dakilang lingkod niyo, Lord, so we pray na ganun din po kami, matuto kami sa aming lesson, message ngayong hapon, Panginoon. Maraming salamat sa mga naligtas kanina. Mamaya po, magligtas din po kayo ng Aldo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mako po na po. So, balikan natin mamaya yung text na ito. Hindi ko nabalikan kanina kasi nga po, hindi pa tayo nag-conclude, no? So again, good afternoon po sa lahat. Ang title po nito ay Blessings to the Meek. Subtitle is Humility as One Great Trait. Okay, katangian. So, sino mayabang dito? Mayabang. Wala naman tataas ng kamay, di ba? Pero sabi ni Pastor lagi, sinong walang kayabang-yabang? Ibig sabihin, lahat daw mayabang. Yan ang sinasabi ni Pastor. Pero, totoo din naman, di ba? Magkaroon ka lang ng konti. Kahit yung mga anak ko, minsan, nagugulat na lang ako eh. Natuto to ng si Adasio Kito, mayabang to eh. Mabait naman, pero minsan, mayabang eh. Diba, ito rin, minsan kasi magaling to sa mat. Tinuturuan yung isa. Eh, bata pa yun eh. Diba? Minsan, sa salita, mayabang, diba? Lahat tayo, minsan, diba? Pero, kaya kailangan natin tong lesson na to, amen? Hindi tayo dapat maging, kung naging medyo mayabang ka, dapat mapaalalahanan ka agad. Kasi nga, makikita natin later, ang Panginoon nga, siya yung pinakamataas, siya yung nagpakumbaba. Amen? Mas tayo pa kaya. So, natapos natin kanina, again, nag-focus tayo doon sa mga blessings. Kasi ang daming pwede nating aralin about humility. Nag-focus tayo doon sa blessing para ma-encourage kayo. Amen? Amen. Ay, ganun pala yung pag-humble ka pala. Diba? Ikaw yung gaganahan yung mga teacher na. Kasi iba, hindi naman papaturo. Eh, alam ko na yan. Eh, hindi ko kailangan yan. Pag ikaw yung tanong ng tanong, alam agad ng teacher yun, alam agad ng sino man yan, nakatanda sa'yo, alam, ito, gusto, matuto talaga. Inaamin yan, hindi niya alam to, inaamin niya, ito, hindi niya alam. So, gaganahan ngayon, ituturo ang kanya, amen? Gaguide ka niya. Harang kanina si, ano, si Brad. So, number two is inheritance. Okay? Sino bang mayaman? Yung mga matalino o yung mga hindi masyado? Hindi nga natin alam eh. Alam nyo ba yung ibang mga mayamang pamilya daw? Hindi mo nga alam kung sino pinakamayaman ngayon. Sino pinakamayaman ngayon? Si Bezo. Siya yung kilala. Eh yung sobrang, alam mo yung mga sobrang yayaman, hindi na nga siguro gumagamit ng credit card yun eh. O sa palagay nyo, sasabihin ba nila talaga yung yaman nila? Mag-isip kayo. Siguro yung mga bata, hindi nyo pa na-imagine yan eh. Pero kailan lang, di ba? Yung nabalitaan ni Daddy yun. Yung mga bank account nila nasa ibang bansa. Di ba? Yung sa Swiss. Isa lang yun. Example lang yung Swiss na yan. May tumatalo na ngayon sa kanila. Yung mga sobrang lilit na, yung paano sila nag-establish ng mga ganun. Eh. Yung tinatago yung, ano, yung pera nila para hindi matax kasi nasa ibang bansa. Eh. Paano may tatax yun, di ba? Yung mga ganyan yan. Eh, lalo pa yung mas mayaman sa kanila. Okay? So, tayo napunta doon. Yan yung inheritance, di ba? Kahit di ka matalino eh, kung pinamanahan ka ng sino, di ba? Dahil either mabait ka o talaga nagkataon, anak ka ng sino. Taga saan kayo na eh? Ate, ano po pala? Cherry. Taga saan po kayo talaga? Doon na kayo lumaki talaga po. Okay. So, yun. So, hindi natin alam. Di ba? Yung mga palabas minsan, di ba? Gusto kayo makulit. Ikaw pa lang, nawawalang, tagapagmana. Ganun pelikula. Kaya yung ano, no, parang, gusto panoorin nun. Kasi nangangarap eh, no? Ganun eh.
Pero totoo nga yun, kasi biblical din po yung inheritance. Alam nyo ba yun? So kaya, minsan, huwag ka lang magloko, pagpapalain ka rin Diyos eh, maayos ka lang. Eh kung ikaw nga ay nawawalan ng ano, totoo po yan, eh dalawa yung verse natin, di ba? Na yung mga humble pala, especially, medyo naghalo nga ito sa yung last point ko eh. Pero papamanahan ka ng, especially ng kaligtasan, di ba? Yun ang ating last point. Anyway, kanina umaga, exaltation, ibig sabihin, tinataas ka. Yung mga nagmamataas, binababa. Yung mga nagpapakababa, hindi yung talagang bababa, kasi talagang either walang alam, or talagang loko-loko rin, kaya binaba. Hindi yun, ha? Ibig sabihin, nagpapakababa, alam yung nagpapakababa. Kahit meron ka, alam, may meron ka, binababa mo yung sarili mo. Amen? Amen. So, anong, paano yun? Kunwari, ito na lang, kunwari, ito. Especially kami kasi alam mo na namin yan eh. So, kahit paano, eh si ma'am, lumaki rin yan sa hirap daw, medyo. So, ako kami, kahit paano, dyan na kami. So, alam nyo ba yung mga taong matalino, hindi yan kakausapin yung mga taong average lang or yung mga kakausapin ka. Sino nakakausap dito ng napakatalinong tao? Binigyan ka ng oras. Sino makilala yung matalinong tao? Nakilala ba kayo? Ah, si MVP, kilala niyo ba yun? Business man, magaling daw yun eh. O James, punta kita sa bahay niya, mag-usap lang tayo. Ibigyan ko ba ng oras na? Napakamahal ng ano nun, oras nun, di ba? At hindi yan maipag-chit-chat sa'yo kasi sayang oras niya at sayang din yung talino niya. Kaya ginagawa niya, yung mga kapag in-interview yung mga yan, talaga special na special yun. At may agenda yun bago magpa-interview yan. Amen? So, bakit sila hindi na ipag-usap sa mababang ano? Kasi nga, para kang kuto sa kanila eh. Naitindihan niyo ba, mababa ang tingin nila sa'yo. Pero pag ikaw ay medyo mataas na, tapos nagpapakababa ka pa, parang Panginoong Jesus, dun tayo pupunta mamaya eh. Siya ay Diyos, nagkatawang tao para lang maligtas ka. Amen? Ano pa? Ito, ginagawa natin madalas. Dito ko rin natutunan yan kasi nung medyo bata-bata ako, minsan pinag-aaralan din talaga doon sa church. Kailan kaya talaga tayo yung, ano yung papakababa ka? Eh kung nasa church ka lang na ganitong setting, di ka naman nag-soul winning, alos hindi mo ma-practice eh. Minsan lang dito sa church, karami, kapatid ka medyo, ano, diba? Nakausapin mo rin, ganyan-ganyan. Okay din yun. Pero nung natutuwa mong soul win, doon ko talaga nakita yun. Kasi, una, wala ka naman kailangan sa kanila. Sila yung may kailangan sa'yo. Pero, puto sa'yo ng Diyos, kausapin sila. So, talaga nga abutin mo sila, di ba? So, kaya doon natin mga practice yan. Ngayon, sa pastor, sino ba yung madalas maligtas? So, alam nyo na, di ba? May soul winning training tayo eh. Napansin ko lang naman, yung mga mayaman, hindi halos maligtas. Kasi nga, hindi ka nga papapasukin eh. Napakatataas ng gate niyan, di ba? Buti nga si Ate Chin, eh, nakapasok dito eh. Ewan po, nagkaroon nata compassion si ma'am. Kasi church din naman eh. Di ba? So, exaltation, alam mo yung mga nagpapakababa, itinataas ng Diyos according sa mga nabasa nating Bible verse. Okay? And then, last natin kanina is yung joy. Ang meron talagang kasiyahan, yung masaya sa buhay, hindi yung nasa kanya na lahat. Okay, kasi nga, pag nasa iyo na lahat, hindi ka pa rin contento kasi nasa akin na lahat. Ano pang gusto ko? Ganon yung mga yan. Okay? At hindi nakakasatisfy ang mga bagay-bagay. Kaya yung nabanggit natin kanina umaga din, totoong kasiyahan, kaligayahan, saan mo makikita yun? Kasi lahat dito binibili lang. Saan mo makikita yung kasiyahan na hindi nagtatapos at walang hangganan? Okay? Sa langit yun. At sa Panginoon, I mean. Kasi kahit wala ka pa sa langit, nasa lupa ka, pero ang utak mo na kay sa Panginoon, di ba? Andito ka pala, may maghihirap dyan, pero nakatuon ka sa Panginoon. So in effect, masaya ka pa rin. Amen? Hindi wala kang
hindi ka mauuntog ba? Ay, wala na, nakating ko na lahat. Sa case natin, kahit marami na tayong nawin na ng kaluluwa, meron pa pwede pa tayong marating. Ang dami pa. Kaya nga tinitrain natin itong mga to. Ngayon ako, kaya ko na yan eh. Pero gusto ko kayo din. Amen? Kasi hindi naman mauubos ang rewards ng Diyos sa langit eh. Ang naghahanap pa siya, Eden, baka tama mo yung baby ah. Dito nga mo po. Laki mo na eh. 6 years old ka na eh. Yan. Eh si KM oh, edad mo lang, nakaupo dyan. Oh. Sana ba ako? So yun, so, ang tunay na kasiyahan nasa Panginoon. Pag siya yung kausap mo, siya yung plano mo, sinasabi mo sa kanya, pinapa-approve mo sa kanya, saya nun. At siya rin yung nagtuturo sa'yo. So yun ang maganda. Pero pag hindi ka humble, mahirap. Anyway, so dito tayo ngayon sa number 5, Psalms 22. Psalms 22, kayo po muna. Verse 26, sayo po dyan. Go. The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek Him. Your heart shall live forever. Ano pa sinyo po dyan? Yung nagpapakababa ay makakakain. Kasi pinaka-basic natin yan, mga tao, di ba? Makakain ka lang, masaya ka na eh. Dito, may parallel po yan dito sa Galatians. Hindi na parallel, pero pareho po yung points niya, no? Sabi dito sa 23, meekness, temperance, ito po yung fruit of the Spirit. Meekness, temperance, against such, there is no law. Ano yung batas? Huwag mong gagawin niya, huwag ka maingay. Mais ka na upo, yung mga batas yan. Diba? Pero pag nagmamahal ka na, for example, diba? Or mapagpasensya ka na, at humble ka, may batas bang laban dyan? Uy, huwag kang masyadong humble ha, mayroon bang ganun? May gumagawa nun, pero sila yung mali dun. Diba? May sabi ko dito, kaya ang point namin dito is contentment. Ibig sabihin, pag ikaw lang, andun ka na, parang naka-arrive ka na eh. Again, itong meekness na to, hindi po ito yung binagit ko na kanina. Hindi yung kaya ka andyan, kasi loko-loka. Ikaw ay pinarusahan. Hindi yun yun, okay? Ito yung nagpapakababa ka talaga kahit hindi ka mababa. Kahit nasa gitna ka lang, binababa mo yung sarili mo. Okay? So, balikan natin yung kanina. The meek shall eat and be satisfied. They shall praise the Lord that seek Him. Your heart shall live forever. So, masasatisfy ka. Yung mga taong hindi, yung mga yabang, lagi may gustong sa buhay, wala naman sa Panginoon, ano lagi hinahanap? Salamat si Bud, may sapatos, no? Itong si Bud, pakilala ko sa'yo si Bud. Yeah. Dahing sapatos siya, Bud. Eh, dati mag-office kami niyan sa, ano, Ortigas, hindi kakain lang kami. Ba't may same sapatos? Isip-isip ko lang ba't ang dahil mo ng sapatos? Sabi ko, bandang huli kasi ina-encourage ako, nahilig din tuloy ako, kaya ang dami ko ng sapatos ngayon. Ngayon, hindi ko nagagamit. Kaya salamat, andiyan ka. Hindi, kasi hindi, mas maganda gusto ko nagagamit yung sapatos, di ba? Eh si Brad, meron na rin yan sapatos. Eh, alam mo na, wala nang pasok ngayon, di ba? Dito lang kami sa bahay, kaya... Ang lalaki nyo na pala, yun, Stephen, ba? Ito na napunta doon. Masaya masasatisfy ka. Yun ang sabi ko sa inyo. Ito, mga bata, sinasabi ko sa inyo. Ngayon, yung mga... Minsan, naasal ako sa mga ate-ate nyo, kuya nyo. Hindi ko alam kung anong pagkukulang pa namin, eh. Ano ba yun? Diba? Ang gusto lang naman namin dito, una, hindi ko naman pwede kayo ampunin, di ba? Dahil wala rin ako. Pero yung kaya namin ibigay, yung kasiyahan, kahit yung fellowship, minsan, di ba, mayroon tayong gala, nakakagala, kaya hindi ko alam kung ano pang kailangan nyo eh. So, kaya sinasabi dito, minsan, sino yung mga madaling makontento sa church? Yan ba yung mga mayabang? Yung mga yabang, bigyan mo yun ang una yan, magkakaroon ng entitlement yan sa sarili niya. Anong sabihin nyo? Medyo malalim yun, no?
Eh, kaya ako binibigyan ng ganito kasi kalapat-dapat ako dito. So yun, ayos at mabaho, ganun po yun. Kaya may kilala kami, ganun, na-realize niya eh. Eh, sa mga company, nagbabago-bago yun, di ba masabi minsan. Hindi ka pwede mag-expect ng hindi naman sa'yo, di ba? Matulad ngayon, itong mga to, hinahatid sundo pa to. Di ba? Eh, paano sabihin natin kung ano si Bad, nag-anak pa ng apat, hindi na kayo kasya, di ba? Anong gagawin nyo? Babike, no? Hindi, yun nga, pag-pray nyo lang. Kaya, hindi na mag-aanak yan eh. Pero, ano gusto sabihin? Huwag kayo mag-ano sa sarili nyo ng pag binibigyan kayo, pag pinagkakatiwalaan kayo, huwag kayong, pag dito, masatisfy na kayo, gusto sabihin. Amen? Itong mga anak ko, minsan ka, wala nang ano eh, wala nang problema sa buhay, hindi pa rin minsan kontento eh. Hindi, mabait yung mga yan. Minsan lang. Ganun yan. Alala ko si Pastor, ganun din ang kwento eh. Iba naman ni Pastor kasi pinagpala na rin yun eh. Eh sabi niya, marami rin anak yun eh. Sabi niya, yung anak daw niya nagreklamo, ano ba yan? Fried chicken na naman ulan natin. Ang asal naman oh. Wala bang iba? Eh dati lang may, eh ang kwento nga ni Pastor kasi hotdog lang daw, masaya na siya eh. Kasi dati, mahal yan. Ngayon, mahal pa rin, di ba? Sakto lang. So, pwede ba makontento kayo minsan? Eh, pastor natin, di magano masyado mag-English eh. Kaya lilipat kami doon, may pastora. May tatlong kilong bigas pa. Si pastor, pag Pasko lang may bigas. Hindi, rano. Ano nangyari doon sa utang, konting utang na loob lang? Amen? Dito ka naligtas eh. Wala na dapat, ano doon, katapat na, ano itatapat mo doon. Kaya yun ang misa nakakainis, di ba? Kaya tayo, mapatuloy lang tayo maglilingkod sa Diyos. Pero kayo naman, are you meek? Humble ba kayo? Gusto nyo, lagi kayong bibigyan. At galit pa kayo pag, di ba? Kuya Jace, binigyan mo ako ng sapatos last month eh. Ngayon, wala. Ang ganun eh, di ba? Kaya, Pastor, pag Sunday may kainan, ba't pag Thursday wala? Ano ganun ba? Hindi kami nun, eh, pag ganun ang utak mo, yan sabi ko na sa'yo. Hindi kami, kaya hindi maganda yan. Huwag ka mag-expect sa iba. Dahil kung ano yung na-expect mo sa iba, nire-reflect mo yan sa Diyos. Amen? Diyan marami na isira, kahit nga sa trabaho, ang dami na isira yun sa relasyon. Nuwari, yung asawa mong lalaki. Alam mo yun, six times a week na, nagtatrabaho na. Tapos, nagpapahinga lang kunwari ng Linggo. Uy! Trabaho ka dyan! Gusto ko yumaman, ikaw dyan. Contento ka naman, amen? Kung may gusto rin naman gawin sa buhay niya yung ganun din yung mga babae. Ako minsan, natetempa ko dito kasi ang daming lilinisin dito eh. Eh si mamayan nyo, nagtuturo pa sa bata. Kaya, mabayaan na lang natin ganun. Amen? Bigyan nyo ng konting, satisfy rin kayo sa kayang ibigay ng ibang tao. Amen? Amen. Anak ko naman, bakit top 2 lang? Dapat top 1 ka eh. Mga ganun. Maniwala kayo, may ganun. Kilala kami ganun. Sabi, na pressure. Kasi dapat, sagad eh. Mas matangahay mo pa. Ganon yung mga mayabang. Amen? Pero yung mga meek, kung ano yung bigay sa'yo, pagyamanin mo na kung ano meron ka, di ba? Huwag ka rin makontento kung kaya mo pa talaga. Tapos lalaro-laro ka lang dyan. Hindi rin maganda. So, pero kung kaya, makontento ka, atin yung mga meron sa meek. So, pinakita natin dyan, contentment, it shall be satisfied, and then, There's no such law against that meekness. Amen? So, dito tayo magtatagal sa 6 and 7. Pero, bibilisan ko lang to. Point number 6 po is maturity. Ibig sabihin po rito, lahat ng babanggitin natin, babasahin natin Bible, ito pong meekness pala, ay katangian po ng isang tao na matured. Okay, unahin natin si Moses. Sinong meekest person sa buong mundo?
nung panahon ni Moses. Kaya sabi dito, si Moses. Ba't nyo alam? Sabi niya ako nun. Oo nga eh. Yung kasi title niya talaga. Kaya galit na galit ang Diyos kina ano eh. Naalala niyo yun? Napakababa na, nagpapakababa na yung tao, binababaan nyo pa. Ay, galit ang Diyos dyan. Amen? Kaya kayo, sasabi ko sa inyo, binawarning ako kayo, hindi ko kayo, hindi sa pinoprotekta yung sarili ko, pero parang gano'n na rin. Ay, sinasabi na, nila, huwag nyo babastusin yung pastor nyo. Amen? Pati magulang nyo. Pero lalo yung pastor, ano nyo, bakit? Hindi ako sabihin, baka mayak lang ako. Hindi. Pero sa totoo lang, requirement sa pastor, lalo sa mga baptist, ewan ko sa mga iba. Talagang dami requirement. Minsan parang di na, ano, di na kaya kabutin. Men, hinahanapan yan. Nang kung ano-ano. Ganyan ka ba? Ganyan ka ba? Tapos aawayin mo pa. Diba? Tama ba yun? Eh, minsan din nyo nare-realize kasi nakikita nyo lang ako dito, nagsisigaw-sigaw ako dito. Eh, hindi nyo alam, iniisip ko kayo lahat. Amen? Bago ako magsalita dito. Kaya ngayon, sa Moses, sabi dyan, now the man Moses was very meek above all the men which are on the face of the... So, kung nagpapakababa, so, kilala nyo na ba si Moses? Siya lang naman yung ginamit ng Diyos ng sobra, sobra. Ibig sabihin, diba? Hinati yung Red Sea. Ano pang ginawa ni Moses? Yung 10 plagues. Ano pa? Nilead niya yung tao. Nga sabi niyo, nasa 3 million daw yun. Mahigit. Napakahirap nung ginawa ni Moses, pero hindi siya naghangad. Amen? Lord, pwede ba? Wala ka nakinig kay Moses na ganun. So, yan ang gusto ko sabihin una. Ang meekness ay katangian po yan ng isang taong matured sa pananampalataya. Basahin natin ibang verse sa Galatians 6. So, kaya kailangan talaga meron tayo nito kasi kinukovet natin yung ginagaya natin or tinutularan natin yung mga talagang kilalang lingkod ng Diyos. Ito, sabi dito, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, sinabi spiritual, mas lamang, matured. Restore such an one with the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So, may mga tao po na sa church, especially, na medyo kailangan mong konting hataw, di ba? Kasi either mga kailangan hataw dito, either tamad, bastos, alam mo na, mga sari-sari yan eh. Kasi mga bata, di ba? Mahina, ayaw magbasa ng Bible, ayaw matin. Kasi sabi dito, kung matured ka, medyo i-correct mo sila, pero in the spirit of meekness. Ibig sabihin, hindi yung gagawin mo yun dahil antas mo at tinaas mo talaga yung sarili mo. Umod kayo sa akin. Hindi ko nga kayo, anak, napansin nyo ba? Paano ginagawa ko sa inyo? Kunwari si Lady, namimiss ko si Lady dito, di umaatin. Anong gagawin ko? Matawag nyo ngayon. Paluin natin, ganun ba tayo? Diba kinakamusta lang. Kasi kung ligtas ka, alam mo dapat gawin mo. At least umatin ka. Ano ka ba tututo? Sabi sa Bible, desire the sincere milk of the world that ye may grow thereby. Kaya katulad ni ate ngayon, nagpapadede. Diba? Ganyan yung mga bata, gusto dumede. Ngayon mga bagong Kristiyano, paano ka lalago kung hindi ka nakikinig? Pastor, nagbabasa naman, naintindihan mo ba? Dito nga natin malalaman yun. Diba? Kung nakikita ka ng pastor mo, intindihan mo, pwede kang matanong, nakikita ko yung ginagawa sa buhay mo, babat. So, hindi ka pwedeng mawala. Amen? Amen? So, pero, kung kayo na ngayon, ito, kung kayo na ngayon yung medyo mature na, supposedly, eh, hindi kayo dapat siga-sigari. Kunwari, panganay ka, paano mo papasunodin yung, eh, si tatay, pag pinasunod yung, ano, pinapalo eh, eh, ikaw, di ka naman tatay, paano mo papasunodin yung kapatid mo? Yan, kailangan mo ng konting ano din. Meekness, amen? Hindi ka pwedeng mamalo, hindi ka naman tatay. So, ganun lang. Ibig sabihin na itama mo yung action mo sa situation. Ganyan ang mga taong matured. Okay, another one sa Ephesians. Ito, ganun din yan eh. With all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing
one another in love. So, pag ikaw ay akayin mo yung isang tao, tuturuan mo siya, akayin mo siya sa tamang direksyon, hindi pwedeng mayabang. Amen? Ganun yun. Yung mga matured, ganun. Pansinin nyo. Kaya, minsan, ano kay Duterte, kasi nga, sa palagay niya sa sarili niya. Unang pa lang yan. Alam mo na, ibang klase ito. Wala pang ibang presidenteng ganun. Diba? Mayabang. So kayo, ganun din. Pastor, nahihirapan na ako sa kapatid ko eh. Aralin mo kung paano yung tama. Yun na, ano yung party ng pagiging meek. Amen? Hindi ka nag-a-assume agad na kailangan putusan ko kaya to. Ginagamit yung pag sobra na. Amen? Pero madalas ay hindi, hindi kailangan yun. Amen? Yan, may pag-ibig daw. Next is, sabi din dito, Colossians 3.12. Sunod lang to eh. Sabi dito, put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, and humbleness of mind, meekness, long-suffering. So ito medyo, nasabi nito para sa lahat, lahat na nuligtas, di ba? Elect. Kailangan meron ka nito at hindi mo mawala dyan yung meekness. Basta hindi pwedeng magaling na ako sa Bible, pero hindi ako humble. Pwede ba yun? Hindi pwede kasi hindi compatible yun eh. Kanina pa nga tayo, nasa Old Testament pala tayo kanina, puro ganun na yung nakita natin, di ba? So, hindi pwedeng wala yan. Timothy 6.11 First Timothy. Ang sabi doon, but thou, O man of God, so, tinatawag si Timothy na man of God kasi siya yung pastor eh. Okay, pero tingnan yung sabi dito, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. But kailangan ba talaga yon? Paulit-ulit eh. Tsaka pansinin ito, yung mga sinasabihan niya to, hindi ito yung mga bata. Ito na yung mga ruler, pastor to eh. Hoy, maging godly ka, mapag-ibig ka, mapanampalataya, matuwid, pasensyoso, tsaka humble. Ganun po yun. Kasi ang hirap nung kala mo pastor ka na lahat na pwede mo sabihin, di ba? Sa kahit anong tao, kahit anong pagkakataon. Hindi ganun. Amen? 2 Timothy. Magpas. Ito po yung mga may kinalaman sa mga matured na. No? In meekness, instructing. Napansin nyo ba? Meekness ulit, pero nag-instruct siya. Pag nag-instruct ka, ano ka? Teacher ka. May authority ka, di ba? Nakakita na po yung teacher na mayabang? Madami, kasi nga, teacher sila, eh. Lalo sa pag tayo mga college. Yun ang usapan dun, eh. Payabangan yun. Para pa-impresan yan, eh. Alam din ang mga college professor yan, eh. Ganun yan. Gusto nyo, pinag-uusapan sila. Gano'ng kahirap yung exam nila or something. Diba? Gano'n sila kalakas sumigaw. Hindi gano'n, amen? Nung tinuturo sa atin, mag-inspa ka dyan, okay yan, pero in meekness. Amen? Sa Titus na tayo. 3:2 To speak evil of no man, to be no brawler, but gentle, showing all meekness unto all men. Okay? Ganun talaga, no? Pag nagmamature ka, meekness. James. Basta yun, ah. James 3.13. Sabi dito, who is a wise man? Sino matalino dito? Sino matalino? Nalamig na kayo? And endued with knowledge. So matalino ka na, wise ka na, ang dami pong alam. Sino dito? Sa palagay mo, no, ganun ka, yun sabi niya sa'yo. Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Ganun pala yung pag-wise ka, hindi ka mayabang. Kasi ginagamitan mo nga ng talino. Okay? So, hindi ko sinasabi dito, lahat na nagagalit, hindi na meek, ha? Again, may mga pagkakataon nga, katulad nung biglaan, may loko-loko, eh, medyo nakakasira. So, pag ikaw na yung in authority dyan, no, ikaw yung, wala nga tayo dito nga, Sergeant at Arms eh.
Sino nga ano? Ito, walang malaking tao to paglaki. Hindi pa tayo natutuloy yung taekwondo natin. Nakikita ko kayo, naalala ko yung sarili ko ng bata ako. Pray natin, makabili tayo ng mat, ha? Bagay, hindi naman kailangan yun, eh. Asa madulas kasi to. Kaya si na Vince, gusto ng ano na, eh. Ha? Meron kayong? Na mat. Hindi, pag kayo taekwondo kasi kailangan buo. Tsaka medyo malalaki. Parang puzzle, pero makapal kasi yun. Mahal nun eh. Pero, ano yun? Okay, ito tayo punta dun. Yan, so dapat gamitan mo ng wisdom. So dapat sinyo ba, ang dami ating verse, no? Yung mga matured, ang expectation sa'yo, humble ka. Okay? 1 Peter 3:4. But let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit. Pag sinabing ornament, ano yan? Ano yung ornament? Palamuti. Di ba? Yan yung mga ginagamit. Hindi naman masyadong kailangan, pero parang maganda. Lagyan mo ng ornament. Hindi kasi madalas ginagamit eh. Sa Bible, madalas yung ginagamit. Pero sabi dito, ang ornament na dapat meron ka, okay, inyong meek and quiet spirit. Diba? At sinasabi po dito, mga babae, na? Kasi yung mga abululoy dito, ito mga to, simple-simple to eh. Si ano, medyo may konting abululoy, si Ame, na? Okay lang yan. Babae. Pero yung iba, hindi kilala siya Mr. T. Hindi nakilala yun eh, no? Dati pa yun eh. Pakita ko sa kanya, huwag naalala ko. So, yun ang pakita mo sa iba, di ba? Kaysa pakita mo yung kung ano-anong yan, lalo babae daw, ang maganda sa babae. Sino gusto maging maganda dito? Alam ko kayo, kitang-kita ko mga post nyo eh. Si Lady, di masyado nag-post to eh. Ah, si Jamie, ah, dyan na. Friends pa tayo? Yan, ito, di masyado ma-post eh. Hindi ko na sabihin siya. Pero yun ang pakita mo daw. Alam mo, pag babae ka, tapos ang nakikita ng mga especially lalaki, itong babae to, hindi masyado mapoma. Pero pinapakita niya siya yung tahimik. Diba? At pag kumbaba, paano naman mapapansin niya? Diba? Alam, alam niyo, sa Bible, paulit-ulit daw yung mga loud women. Alam niyo ba yun? Hindi ka aya-aya yun. Pero ngayon, ganyan sila para mapansin. So, huwag ganun. Nasabi pa dito, which in the sight of God, a great price. Of great price. Kaya, bukod sa mga lalaki, pati sa Diyos, pag babae ka, huwag kang mayabang. Amen? At again, yun ay trait ng mga nagmamature. Sinasabi yan sa mga nagmamature. And therefore, dapat gayahin natin. Second to the last. 3:15, sabi naman dito, ganun din eh. Sa mga babae pa rin ba to? Hindi. Ito naman yung mga soul winner din. Okay? Kaya, puro tayo Bible. Papakadalabasa tayo, di ba? Paano mo gagawin yan? Magyayabang ka na kasi alam mo na. Itanong mo kay Soriano. Yabang ng taong ngayon, no? Eh, samantalang, hindi naman live yun, eh. Tingnan natin kung talagang live. Yung may mga kilala tayo, ganun, live talaga. Saka naka-live sila, kita mo, nagbabasa. Hindi pili yung tanong. Amen? Ganito daw yan. Pag ikaw yan, ano, nag-soul winning tayo kanina, di ba? So, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man. So, ang hirap na, di ba? Naghahandaan mo lahat ng tanong. There is, to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Ibig sabihin, kahit alam mo na ako, inalam mo na lahat ng dapat malaman. Kasi nga, may time ka naman, salamat sa Diyos. Kayo, pag laki-laki nyo, nag-stay kayo sa church dito, maniwala kayo, kakaiba kayo kumpara sa iba. Niniwala ka doon? Talino ka ba? Pag nag-stay ka dito ng mga 10 years, bad. Tapos sumusunod ka, pag hindi ka sumusunod, wala yun. Magbasa ka ng Bible, makinig ka. Magbasa ka ulit, makinig ka pa, mag-fellowship ka sa mga hindi puro kalokohan. Ayan, ka-fellowship mo lagi. Sina Ray, no? Yan ang kaibigan mo, sina DM, sina Ate Jamie mo.
After 10 years, maniwala ka. Kakaiba talino. Pero pag tumalino ka, hindi ka magyayabang. Kasi alam mo, sinero lang din sa iyo, di ba? Di ba? So ganun dapat, so ganun daw tayo. So ako, kwento ko lang, di ako nagmayabang, pero mayabang to. Kasi nga, minsan, ganun ang pasto, di ba? So, kaya kinakatok natin sila, kahit nasan sila eh. Yung iba dyan, ayayabangan yan. Kasi hindi nila gagawin yun normally. Lalo pare, gagawin ba nila yun? Una, wala nang, hindi naman sila ligtas eh. Pero, ba't natin ginagawa to, di ba? Nasa Facebook tayo, sa YouTube. Tapos, pakatokin natin sila. Ano ka? Iglesia. Hindi tayo mayabang, ha? Pero kahit anong pa sila. Bakit? Kasi inalam natin. At again, hindi naman natin alam lahat ng bagay. Pero yung mga bagay na dapat natin alamin, inalam natin, saka tayo susugod. Diba? Again, tayo makipag-away. Makipag-talastasa lang tayo. Hindi tayo makipag-debate. Para lang ma-win sila. Still, napansin nyo ba pag tumasama kayo ng soul winning, hindi tayo mayabang doon. Amen? Inalam natin yun. I believe. Alam ko, marami akong alam. Pero hindi lahat. Okay? Still, matapang tayo, pero may meekness. Amen? Pag umayaw, okay. Medyo gusto ka rin kausapin, sige, makinig ka. Amen? Ganun po yan, kailangan yun. Kung magmamature ka. Next is numbers, ay nabanggit ko rin kanina si... Ngayon, sa'yo po yung next, ano natin ha, last, second to the last, maturity. Bakit natin kailangan meekness? Ano yung mga blessings ng meek? Number one, ikaw yung guide, guidance. Inheritance, mapamanahan ka, exaltation, itataas ka, maganda yung pagkakataas sa iyo, Diyos ang magtataas sa iyo eh. Yung totoong happiness, joy, and then contentment, maturity. Sinong gusto ditong forever na siyang hindi mature, parang bonjing? Ayaw mo nang ganun, di ba? Ganun din sa mga Kristiyano. May mga Kristiyano, mga 10 years ka ng Kristiyano. Ano nga ba yung John 3:16? For God. Jesus wept. Yun lang ang gusto nung ano. Bonjing, di ba? So, gusto mo mag-mature. At mag-mature ka. Sigurado yan pa ikaw ay isa. Kailangan mo yung meekness. Okay? Then last is, actually dapat ito pala yung una. No? Kaya kanina ko pa nababanggit eh. Psalm 60:76. Verse 9, makibasa kayo po. Ready, go. When God arose to judgment, to save all the meek of the earth, Selah. Okay, to save the meek, di ba? All the meek. Isaiah. Four. Ako muna, sabi dyan, but with the righteous, he shall judge the poor and reprove the equity of the meek. Yan sinasabi ko kanina, di ba? The poor and then the meek. Parallel po yan. Meek of the earth, and he shall smite the earth with the rod of his mouth and with the breath of his lips shall he slay the wicked. Pero sabi dito, yung meek ay he reproved the equity for the meek. Ibig sabihin nito, papagalitan niya yung iba dahil sa'yo, kung ikaw yung meek. Tindihan nyo ba yun? For the meek of the earth. Totoo yun, katulad ngayon, pag ako, nabalitaan yung isang millionaire daw, natayang-tayang, kaya sabi, nag-viral yun eh. Mayaman siya, ang ganda ng trabaho niya, nadaan siya dun sa isang mahirap na community. At sabi ba naman niya, bakit ba itong taong ito? Bakit pinapakita niya pa yung kahirapan niya? Mukha siyang ewan dun. Kaya sinabi, pinaupo siya siguro, harangan, kahit sa atin ginagawa yun, di ba? Kaya may mga space dito na inaharangan para hindi makita. Kasi yung ganun daw, parang ayaw makita yung mga yan, parang ganun. Ang ginawa niya, sinulat niya sa, alam mo na, ngayon, online, di ba? Sinulat niya yung opinion niya sa Facebook yun, o Twitter. Yari siya, anong nangyari sa kanya? Talagang binakla siya, ano tayong sabihin? Binash siya. Gusto nga siya tanggalin sa pabaho niya dahil doon. Ay, bakit ganun? Eh, sabi din eh. Ikaw, ginagawa mo lang naman. Kunwari, basurero ka. Eh, kailangan gawin basura. Ang pinagalitan yung mga dahil sa'yo. Nakita niyo yun? So, pagtatanggol ka ng Diyos, amen? 61. Medyo sikat din about the Lord Jesus Christ.
Sabi dyan, Spirit of the Lord is upon me because the Lord hath anointed me to preach the good tidings unto the meek. Okay? So, sino to yung kausapin katulad nga natin? Sino yung inuuna natin? Pag soul winning tayo, uunahin ba natin yung Forbes Park? O yung Corinthian Garden? O yung White Plains, Eastwood? Sino inuuna natin? Napansin nyo ba? Kasi bukod sa gusto rin nating mauna sila, tsaka yung para matrain din kayo, yun ang ano ko eh. So, bakit inuuna natin yung mga mahirap? Eh, sila yung receptive eh. Sino ba naman gusto? May isang oras tayo mag-soul winning, dalawang oras, tapos palipat-lipat tayo kasi lagi tayong tinatanggihan. Ayaw naman natin, di ba? Kaya lang pansin nyo, inuuna natin yung mga mahirap. Kasi nga, yung sinabi rin dito. Sa kanila, una ipipreach yan. In good tidings yan, the gospel po yan. Sila yung unang. At last is dito sa Zephaniah. Imagine that, Zephaniah. Seek the Lord. Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought His judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be, ye shall be hid in the day of the Lord's anger. Ano sabihin ng hid? Tatago. Itatago kayo sa galit ng Diyos. Ano yung sabihin nun? Maliligtas kayo, di ba? Kaya napansin niyo yung binasa natin, kaligtasan po yan eh. Sabi nga, save all the meek of the earth. Sabi kanina, yun nga kanina, kapagalitan yung mga kalaban mo. And then, syempre, preach the good tidings to the meek. So, sino yung mga naliligtas? Mga humble. Tanong, may mga mayabang mga maliligtas? Eh, wala nang pag-asa yung mayabang. Mayabang eh. Paano ako sabi yung mayabang? Sige nga. Baka may controversial. Pero totoo to, naniniwala ako yung mayabang talaga yung mayabang, di maliligtas eh. Kaya nga binabasa natin to. Amen? Ngayon, kaya kayo, gusto ko rin protektahan kayo. Huwag kayong magsayang ng oras nyo. Yan, sa mga bakla, sa mga politiko. Sayang oras nyo dyan. Hindi pwedeng maligtas. Amen? Amen. Kaya sila andun, parang nilagay nila sarili nila doon na parang sila maligtas. Sila naglagay doon. Again, kung may pagkakataon talaga tayo, nakita natin, sabi natin, naging politiko lang, katulad ni Vico Soto daw, yung totoong ano yan. Siguro, di ba? Sana, yun ang gusto natin. Pero I doubt, kasi mga ano rin yan eh. Samban church doon, alam mo, mga CCF yan. Hindi ko alam ha. Victory. So, number 7, ang pinaka-blessing ng isang mga meek. Amen? Sinong ligtas dito? Ayan, hindi kayo mayabang. Amen? Kaya kayo naligtas. Ngayon, yung ibang Kristiyano naman, pagkatapos yung nagyayabang, ibang yabang yun. Pero sana nga, maintindihan natin, kaya laging ganito ang mga mensahe natin, huwag tayong magyabang. Amen? Hindi ka rin gagamitin pati ng Diyos eh, kung mayabang ka. Ayun, hindi ko lang sabihin ko sino, basta may nakinig ako, ewan ko, paano niya nabanggit yun. Ito, hindi ko sila, siguro, talagang ano na rin. Nilamo na ng ano, kasaganaan. Pastor yun, sabi ba naman, ay, ito, ayoko niyang ganyang ministry, ayoko niyan, ito, ayoko. Namimili na. Kaya ako minsan, ayoko din gawin yung iba eh. Ito kailangan, amen? Kaya pag nagsabi kayo, oh, sige, puntahan natin yan, saan ba yan, sa Bulacan? Eh, kung may pagkakataon eh, amen? So, tapusin na natin, let us, mali pa ito, nasulat ko dito. Anyway, let us be like the Lord Jesus. Amen? Amen. Bakit? Sino ba ang Panginoon? Matthew 11. Yung binasa natin kanina, di ba? Siya'y pinaka-meek and lowly of heart. Ang sabi sa Matthew 11, Matthew 21 naman. Sorry. Basa na natin yung 11, di ba? 21:5. Sabi doon, tell ye the daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt of an ass. 2 Corinthians, na yung pinaka. Now I, Paul, beseech you by the meekness and gentleness of Christ. Amen? So may pinilit ba si Paul?
Minsan titindi ng mga sulat ni Paul, eh, di ba? Kala mo, babanggay niya, si Paul yan. Di po, dati binabastos din siya. Parang mga pastor ngayon. Di pinapakinggan, i-invite mo sin zone. Alam niyo ba yun? Inbox. Ba't kaya na sinasagot nito? Sinabi mo, ha? Ini-invite mo lang sa church. Inakamusta mo lang. Wala tayong pinipilit dito. Amen? Amen. Bakit? Kasi nga, ang Panginoon mismo hindi ka pinilit. Pinipilit ko pa yung makinig. Ginaganyan ko yan para matulungan lang kayo. Pero bandang ulit, hindi ka pwede. Ay, makinig ka. Pwede yun. Natatakot lang naman, di ba? So kasi nga, ang Panginoon Jesus, siya yung pinakamig. At alam niyo naman ang ginawa niya. Siya yung Diyos, nagkatawang tao siya. Kayo ba mag... kaya itong mga anak ko, sinasama ko kahit saan. Amen? Makita nila na yung sinasolvi natin, mga tao din yan. Kung sanay ka sa aircon, kung sanay ka sa malinis. Amen? Makita mo yung bahay kanina, di ba? Okay naman, kaso gusto matulog doon. Itong anak ko, medyo hindi, joke lang. Kasi nga, ang Panginoon nagpaka-humble. Amen? Kung gusto mo maglingkod sa Diyos, hindi ka pwede maging maalte at mapagmataas. Amen? Amen? Hindi obra. Yung iba yung mga may sarili silang millionaires club, okay? Yung mga, hindi obra yun. Hindi sila naglilingkod sa Diyos kahit sabihin nilang ganun. Hindi ako naniniwala pag hindi kami. Amen? Amen. So, ang Panginoon, nagpakababa sa lahat, lahat tayo magpakababa. Again, hindi yung peking pagpapakababa. Kung kailangan natin gawin, gawin natin. At isa sa mga yan, again, di mawala yung soul winning. Amen? Pausapin natin, Pastor, masyado akong maganda para mag-soul winning dyan sa mga... Hindi ako tautong-tong dyan, Pastor. Ako. Okay. May ano naman, pinoprotektahan na marami kayo, di ba? Mag-suit lang ngayon ng maayos. Basta sobrang pogi ko, pwede ba? Ako na lang yung laging ano. May mga ganun, gusto lang na sila yung leader. Para sila gagalangin, pero pag sugod na sa, ano, tuloy niya, soul winning, ayaw na. Mababastos lang kami dyan eh. Why not? Diba? Ayaw mo na nababastos, ano ka? Hindi ka na ma-reach. Ngayon, tapusin ko na. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa aming mensahe ngayong buong araw, Panginoon. Medyo common to, Lord, but minsan di rin ibigay ng justice, Panginoon. Minsan ay mga preaching dito ay hindi... Akma, Panginoon, minsan ay pakitang tao lang din. But nagkakaalaman, Panginoon, sa application. So I pray, especially sa aming church, Lord, na nakikita naman nila, ina-apply namin yung salita. Especially sa soul winning, Panginoon, na pumapantay po kami sa mga tao. Dahil kami po'y pantay-pantay naman sa harapan nyo sa pagdating sa kaligtasan. Alamat po'y kami niligtas nyo, Panginoon. At nasa maayos na kalagayan kami. But I pray na... maging mi kami, ibabaan namin sarili namin enough para ma-reach ang mga kaluluwa kong dapat ma-reach, yung mga ganun din po, mga bata, Panginoon, kakausapin na, tuturuan namin sila, hindi kami mag-asawa. Dahil sa mga adults, Lord, na medyo pinagpala mo na, we acknowledge, Panginoon, na wala rin kami kundi dahil sa inyong pagkilos at inyong biyaya. So, maging totoo kami sa sarili, maging totoo kami sa inyo, kami po yung maglingkod lamang sa inyo, may buong kababaan, loob, pag-ibig lang sa salita at kayo po ang aming example, yung kababaan na ginawa niyo, Panginoon. So, salamat po dito, Lord. Kayo po yung papatuloy, may kababaan, kayo pong pala sa bawat isa, at kayo pong malalati. In Jesus' name we pray.